Nagbabalik ang Global Daily Mirror Election Coverage 2022. Nakaantabay na ang ilang mga miyembro ng media sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang bumoto mamayang alas 3 ng hapon sa Daniel Aguinaldo High School sa Matina, Davao City. Si Vice President at Presidential Candidate Lenny Robredo ay matagumpay nang nakaboto sa kanyang hometown sa Camarines Sur. Naghintay ang Vice Presidente ng 2 oras sa dinas sa Karangkang Elementary School sa Magarao City. Maaga namang nakaboto si former Senator at Presidential Candidate Bongbong Marcos sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte, pasado alas 7 ng umaga. Ilan namang supporters ni Marcos ang sumigaw ng BBM chant paglabas nito sa silid-aralan. Ang asawa naman ni Marcos na si Liza at ang anak na si Sandro ay bumoto sa Calayab Elementary School sa Lawag City, habang si former First Lady Imelda Marcos ay bumoto naman sa Batac. Ilan pang presidentiables nakaboto na rin. Si presidential candidate at incumbent Senator Manny Pacquiao ay matagumpay na nakaboto bago magtanghali sa Kiamba Central School Sped Center sa Sarangani. Samantala, si presidential aspirant Jose Montemayor Jr. ay dumako naman sa Pampanga para bumoto. Pumunta ito sa presinto niya sa Santo Tomas Elementary School sa Samsuan, Pampanga, alas 8 ng umaga. Maaga rin bumoto si presidential aspirant Senator Ping Lacson sa Bayang Luma Elementary School sa Imus, Cavite. Samantala, nakaboto na rin si Vice Presidential Candidate Deputy Speaker Lito Atienza sa Rafael Palma Elementary School sa Manila. Wala rin VIP treatment sa pagdating nila Vice Presidential Candidate Senator Francis Kiko Pangilinan at kay Megastar Sharon Cuneta sa Inchican Elementary School sa Silang, Cavite. At yan ang pinakauling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang hapon!